Hi guys, welcome to another video, and today is actually my birthday. Video ko to in advance, tapos upload ko na lang kapag sa birthday ko na. Natatawa ako kasi hindi ko naman akalain na aabot naman sa ganito kadami yung manonood sa akin. And dahil nga biglaan ko lang din naisip na magkaroon ng ganitong platform, walang plaka, plano-plano lahat-lahat ng ina-upload ko. Parang a day before, ganun lang ako, parang a day before ko siya gagawin. And na-realize ko, wala akong get to know me type of vlog wherein I answer questions para at least makilala nyo pa ako, ganun. Since very serious lagi yung pinag-uusapan ko, at saka lagi ako nakikichika, ichichika ko na rin kung papaano ba talaga ako. So today, since I'm already 26 years old, I'll be answering 26 questions about my life, about work, or about my personality. So 26 questions yung total na itatanong ko sa sarili ko. So, dahil nga, ano ko rin ngayon, birthday na month natin, at i-upload ko to sa birthday ko, gusto ko rin ikwento paano ko ba itong binuutong platform na to or channel na to. I went through a breakup. Wow! Tapos parang I was so sad. Yun talaga yung reason ba't ako nagbukas ng platform. I cannot make kwento with my friends because I wanna keep it personal and private and family. Ayoko din. So, gabi, iyak-iyak ka, ganyan, emote-emote ka, until nag-try ako mag-livestream through Kumu. But I was not happy. Parang it's not my market. Tapos parang ang ginawa ko nun, I shot 3 videos about house, investing, and saving. 3 yun. Sabay-sabay ko siyang film. Tapos happy-happy akong pinanonood siya. Hindi ko alam bakit or narcissistic ba ako because I find it so cute and funny. Ewan ko, na-amaze ako na habang pinilm ko siya, inedit ko siya, naghanap pa ako doon ng sana ako mag-i-edit using my phone na mabilis, ganyan. Tapos sabi ko, wala na, bahala na, sige, upload ko na. Tapos so, sabay-sabay ko silang 3 in-upload. Tapos after that, kung ano-ano na lang din yung mga in-upload ko, until I, the name of the channel kasi is my full name before. Pero, napansin ko everyday on my messenger, on my private FB accounts, ang dami sa akin nagme-message and parang ayoko. Nagsasabi ko, hala, ayokong kilala nila ako on ano, na personal level, ganyan. Ewan ko ba? Eh, syempre, public naman tong platform ng YouTube. Tapos parang ang arte-arte ko na ayoko. So, nag-isip ako ng way. Pinalitan ko siya. Ang tagal ko siyang inano na Money Talks with Ruch. Yun na yung parang naging signature name nito ever since. Nag-start ko siyang palitan when I was at 300 or 500 subscribers. Na hindi ko malilimutan. Parang December yon of 2020 because I started this channel June or July. Tapos sabi ko, 143! Parang may nag-sub sa akin ng, may nagkaroon ako ng 143 subscribers. Hindi ko malilimutan yun. Sabi ko, legit ba to? Kasi, di ba kapag naglalaro tayo nung bata tayo, kapag 2 ang dami na nun, kapag 5 ang dami na nun, gawin mo pang 10, lalong madami na yun. Tapos sabi ko, may 143 na nag-sub sa akin. Ang dami na nun, because I'm not promoting it. My friends, sila yung nakaka-discover. I never mention it. I never disclose it to anyone that I do this for fun. I let people discover it. Ayoko siyang proactively sinasabi or pinaplug. So, kapag may mga kaibigan akong naka-notice, yun. Ang unang naka-notice nito is si Mark, yung staff ko, which nakasama ko sa Samgyupsal video na weekly vlog na in-upload ko. And then, next si Alisa. And then, next si I. Sila rin yung madalas kong nakakausap kasi. So, sila din siguro yung nag-hit yung... nakakatawa kasi na-discover nila. Cause I never expected this din kasi na aabot nga ako kahit ma-monetize. Hindi ko siya naisip talaga at all. Ako kasi parang yung tipong tao, ang dal-dal ko. And yun nga, work from home. Ang office mate ko na, yung parents ko, yung lola ko, kapatid ko. Tapos, yung mga nalalaman kong storya na ng mga kapitbahay namin, lahat na ng chismis, alam ko. Hindi na siya nakakatulong sa akin. So, I need a platform or outlet para to keep me sane. At ito nga yung naging platform na yon. Hindi ko naman inakala na
aabot din naman ng ganito karami kasi ako sa totoo lang, nadadamihan na ako sa 1K pero higit pa doon yung na-receive ko. So, I'm really thankful. Yun yung reason naman. Gusto ko lang siya ikwento kasi I never had the chance to explain at ikwento kung papaano, diba? Parang upload lang ako, upload kung kailan ko gusto, kung kailan ko maisip, kung kailan ako may kuda, i-upload ko siya. So, hindi na tayo nakapagsimula sa 26 questions. So, sige na nga, start na tayo sa ating 26 questions. Okay. Number one, where did you grow up? Pasig talaga. Pasig talaga kami ever since. Itong bahay na to, nag-start to nung day one sa akin. So, kung gaano ko, kung ilang taon ako, ganun na rin kami katagal dito nagsistay. So, 26 years na kami dito sa Pasig. So, doon. Yun. Second, what did you do for fun as a child? Naalala ko na siguro mahilig ako mag-color-color. Basta about coloring books, mahilig ako mag-paint-paint, color-color nung bata ako. Yun yung maalala ko. Tsaka Chinese garter. Kasi, ano ba? Sino ba yung hindi gusto ng Chinese garter, di ba? Chinese garter, piko, yun. Maglaro. The usual na ginagawa kapag bata. Number three, who was a role model in your life? Totoo to ha. I'm a huge Britney Spears fans. Naalala ko nung gusto kong sumali sa Little Miss Philippines and then gusto kong gayahin si Britney Spears. Meron akong CD nung concert niya sa Hawaii. Binili niya sa akin ng tatay ko. And since 3 years old, yun lang lagi pinanonood ko every day. Umaga pa lang habang kumakain ako, piplay yun ng nanay ko. Gustong-gusto ko talaga. Siya yung naging role model ko talaga sa buhay ko. And in fashion, kasi mahilig siya magdamit and all, siya, Britney Spears talaga. So funny yun, pero idol ko talaga siya. Did you have any childhood pets? I have. Pero kami naging aso tsaka ibon nun. Ang aso namin ang pangalan, Klang Klang. And yung aso na yun, lahat ng bata dito sa amin may pets. Yung nanay ko ayaw talaga niya sa aso kasi nga natatakot siya. Pero pinilit niya. So pinaranas niya sa amin magka-aso for 2 to 3 months. Tapos tinanggalin niya rin kami ng kaligayahan. So yun yung first pet namin, si Klang Klang. Next. When you were young, what did you want to be? I want to be a writer. When I was in grade 5, yun talaga. And even in our yearbook, I've always wanted to be a writer. And sana in the future, I get to make up for that dream that I have. Because yun, nagsisimula naman din ako magsulat-sulat. But basta yun, I wanted to be a writer. And I wanna make myself proud in the next coming years by fulfilling that dream. Sana! Right? Next. What family traditions were important to you? Parang, wala kaming masyadong tradisyon eh. Even alam mo, yung pagsa-celebrate ng birthdays, di namin yun pinapractice. Hindi kong alam yung wedding anniversary ng mga magulang ko lang ganun. Parang Pasko, bagong taon lang yung tanging sineselebrate dito traditionally. Pero other than that, wala. Kahit hindi naman kami yung sinanay sa pagmamano or what. Yeah, wala talaga. We have the liberty to say what the things that we want. Ganun naman kami pinalaki. Mahirap pala tong mga tanong-tanong na to. What was your favorite childhood memory? Gosh, ang hirap tong mga tanong. Nakita ko lang kasi to online. What was your favorite childhood memory? Hala, ang hirap. Okay, halang hirap! Parang nabablanko. Parang wala akong maalala ng favorite childhood memory ko. Siguro yung mga pag-alis-alis namin ng family ko, pag swimming-swimming, mga ganun na lang siguro. Yeah, kasi hindi din kami pinalalabas. Nasa bahay lang talaga kami ever since. Next, what was your favorite childhood possession? Childhood possession? Parang mayroon ba? Childhood possession. Kasi I went to a private school when I was young, up until high school. Tapos yung school namin, nagbibigay sila ng stars, tsaka mga achievement. Up until now, it's my greatest possession. Nandito pa siya sa bookshelf ko. Nakalagay pa dun lahat yung mga, best in ganyan, best in reading, best in English, mga ganon. Yung mga, I think that's my greatest possession because we kept all those. Mula hanggang grade 1 ako, andito pa rin siya hanggang ngayon. Yung mga stars na very good, ganyan. Yung kapag highest ka sa test paper, your teacher would put a star on your test paper na very good, ganyan. Yon. I think that's my greatest possession. I have it until now. Tapos,
What challenges did you experience when you were young? I guess I had kasi a very strict and conservative family. So even maaalala ko noon kasi syempre bata ka, mga Daniel Padilla, Elmo Magalona, pinupuntahan mo yung mga candy fair ganyan. Naaalala ko noon kahit sobrang lapit lang, talagang nagmamadali akong umuwi kasi before 6 kailangan nasa bahay ka na, actually 5 nasa bahay ka na kasi ang uwian namin before 3. So I have a journalism league up until 4. So 4 ako nakaka-uwi or 4:30. Yung experience ko kasi since lagi ka lang nasa bahay, yun, hindi ka masyadong siguro yun yung challenge ko kasi hindi ako masyado nakalabas, hindi ko siya masyado na-enjoy. Talagang nagmamadali ako lagi uuwi. Hindi naman ako na nahihiya or what kasi yung mga friends ko rin, ganun din yung parents nila, strict din talaga. Lastly, what is a defining moment from your childhood? Okay. Sobra akong tumalino nung pinatutor ako nung mga magulang ko. Siguro I think that's one of the defining moments kasi talagang nahilig ako sa pag-aaral and we had this teacher before na sobrang niyang galing. Sobrang eloquent ng pagsasalita niya, the way she describes things. Ang ganda. Very in terms of conversation. Tapos doon ako, kami ni Alisa na draw na mahilig, naging mahilig kami magbasa. And I guess it's a defining moment because not everyone found their love for books. And well, it's one of the best things that happened to me, yung love ko for books. Kasi natuklasan ko siya. Nagusto ko siya. Ayun. Naka-10 na tayo ha. Though mahirap siya. Mahirapan na naman ako neto mag-edit. Feel ko mahaba pa. Okay, about interest naman tayo. So these are 26 questions ha. What do you do for fun? Ako, magbasa talaga ng libro. Wala lang iba dyan. What are your hobbies? Yun, reading books, playing guitar, just playing the piano. Yun yung mga hobbies ko. So, medyo boring, di ba? Binibilisan ko talaga kasi mahirapan ako mag-edit nito eh. What is something that you're really passionate about? Business ko in terms of financing. Nahanap ko kasi yung career path na gusto ko in financing. Kaya tignan nyo, the contents that I put out din about money. I discovered it around siguro 2019 ko siya, 2018 ko siya na-discover, yung phase na yon between 2018-2019 ko siya na-discover na yun pala yung field na gusto ko, na talagang kahit saan willing akong magdusa, maghirap, aralin lang siya. Next, what is something you could spend hours doing? Reading. Nako, umaabot ako minsan ng 3 a.m. Walang kapaguran. Yung tipo ang sakit-sakit na ng gallbladder mo sa kakahiga, sa pagpigil ng ihi, sa pagbasa. Sobrang weird ko dun, pero addicted to reading talaga ako. Next, what is something you wish you did more often? Going out with friends. It's a regret, ha? I would say. Because even before, I would choose work. That's how workaholic I am. I would always choose work over spending quality time with my friends. And now I realize na nami-miss ko siya, lalo ngayong pandemic na hindi kami makalabas-labas. I mean, I am earning this much, yet I cannot go out with my friends. So now, kapag natapos yung pandemic, nako, lahat yan pupuntahan ko. At kung hindi man i-approve yung leave ko, nako, magkamatayan, gagawin ko talaga siya. Because it's a part of me that I missed. So I wanna make up for it. Ganon. Next, if you had to watch a documentary, what would you want it to be about? Ang hirap naman! If you had to watch a documentary, what would you want it to be about? Hindi kasi ako maka-documentary, pero parang siguro I would go for anything that has something to do with serial killers. Nako, sobrang addicted ko sa mga documentary ganyan. Nako, lalo sa Netflix. Favorite ko yung mga ganyan. Next, what do you always have on in the background? Alam niyo yung Mario? Lagi yun ang nasa background ko. Kasi talagang nasi-speed up ako. Ngayon ang problema ko, dahil on-site na ako, hindi ko siya mapatugtog sa background. O kaya alam niyo yung Itaewon class sa Netflix, yung OST nila doon, yung soundtrack nila. Gustong-gusto ko yun sa background, parang napo-fuel up ako. Try nyo. Ang lakas maka-fuel up. Ayun. How do you feel about travel? Sobrang ano ako, mahilig ako mag-travel, lalo na nung pre-pandemic, lalo na nagkatrabaho ako. Hindi pwede sa isang taon wala ako ita-travel.
laging 1 to 2 or 3 countries, tumutodo talaga ako ng travel, lalo na sit-sit, tas sarili ko lang. Kaya ko kasi yung sarili ko, tsaka ako yung tipo ng tao na yung mata ko busog na basog. So ako minsan nalilimutan ko na kailangan ko na kumain kasi busog na yung mata ko. Now lang, talagang mahirap. But there are opportunities kasi for me to travel because of work, pero hindi ko palang ginagrab. Pero next, ang plano ko, December, Tagaytay kami ng family ko, yung buong family kasama extended. And then next year, around Feb or March, sana naman bumuti na yung sitwasyon ng Pilipinas noon. Boracay talaga kami. Nag-usap na kami ng parents ko, tsaka yung kapatid ko, Boracay kami, Feb, March. What is a guilty pleasure you enjoy? Chocolate. Sobrang guilty pleasure ko yan. Kahit mga chocolate drinks, anything na chocolate flavor, gustong-gustong-gusto ko. Dark chocolate, chocolate, basta chocolate, sobra, yan ang guilty pleasure ko. How have your interests changed over the years? Alam mo, hindi. Kaya nga natatawa rin ako sa sarili ko eh. Pero ang pinaka-nadagdag lang siguro sa hobby ko is to travel. Eh, pero dahil hindi naman tayo makatravel now, siguro yun lang yung nakita ko nagbago. Kasi until now, kung ano yung pagbabasa ko ng libro, pagpiplay ko ng piano, gitara, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Travel lang, yung nadagdag. Next, ito na, work. Anim na lang tong ano natin, natitira nating questions. What made you get into your field of work? Ang ganda, ito na yung mga gusto kong tanong. Itodo ko na kaya 10, hindi, 6 lang. Kasi hindi pa naman tayo 30 years old. So 26 questions lang talaga pipilit natin. Anim na lang ha. What made you get into your field of work? Ayoko naman talaga ng marketing, ganyan. But when I was starting out, because we were in a lot of debts, talagang gusto ko lang, malaking sweldo. So I was an achiever, promise. If you check my LinkedIn and info online about me, I'm really an achiever. Pero dahil nga gawa ng sinubok tayo ng panahon, naging practical tayo. So what I wanted before is to be an executive assistant lang, EA, because on Job Street, every time na isuscroll ko, dalawa lang ang industry na napakalaki na sweldo, BPO at pagiging executive assistant. So lahat talaga ng EA post, inapplyan ko to the point na may mga warehouse pati akong pinupuntahan. Diyos ko po, naka-heels ka kasi... Siyempre, naghahanap ka ng trabaho, so you are presentable, tapos pupunta ka sa warehouse kasi andun yung presidente. Ganon. Nag-start ako ng ganon na maghanap-hanap. Sabi ko, ano ba to? Ganyan. Until binigyan ko ng tanning yung sarili ko kasi parang nakakadalawang linggo na akong hindi nakakahanap ng trabaho, tapos yung nanay ko, binubulyawan na ako sa paghahanap ng trabaho. Eh, that time, kaka-resign ko lang din kasi I was a working student. So, habang naghahanap ng trabaho, nagpapahinga rin ako. 2 weeks lang ako nagpahinga, sabak ako agad. Sabi ko, hindi na ako, last na to. Sabi ko, nangako sa sarili ko. There was, ayoko na lang banggitin ko ano pangalan ng company, kilala siya. Hindi ako natanggap doon. Sabi ko, ay, last na to. Hahanap na ako ng iba. Napunta ako sa marketing. Napunta ako sa marketing. Inom lang ako water, ha. Napunta ako sa marketing ng... Napunta ako sa marketing, tapos PR yung hinahandle ko that time. I have 3 accounts nung panahon na yon. Doon ako nagsimula. Tapos nagsunod-sunod niya yung marketing na yon. So I felt that that's what God wanted me to do. Kasi pinipilit ko yung gusto ko eh. Sabi ko gusto ko maging executive assistant kasi yun yung pinakamalaking sweldo para makaipon ako agad sa isip ko. Pero dinala ako ng Panginoon dito. And look at what I've done in the past in my field. Napakaganda ng plano ng Panginoon. So, yun. Dun ako. Kaya ganun na nangyari. Next, how did you end up at your current job? Siyempre, pandemic. And then, naghahanap ako ng trabaho. Apakahirap maghanap ng trabaho. 3 months akong naghahanap ng trabaho. Tapos, inabutan pa ako ng ghost month. I had 3 job offers. The job that I currently have now, lahat ng dinasal ko, binigay niya. Sabi ko, Ortigas. Sabi ko, same field ng financing or related to it. Sasabi ko, sana bigay sa akin yung salary ask na inihingi ko. Binigay lahat! So, dito ako napunta. But, am I staying for long? I'm also giving it until December. Kasi nga, sabi ko, kung aalis man ako ulit dahil nga, kaya ka nga umalis dun sa dati mo kasi magulo. Tapos ang pupuntahan mo rin magulo. So I'm also assessing it. So kaya ako napunta dito kasi pinagdasal ko siya talaga.
Next, number, ano na to, 20, pang 23 question na to. What about your work gives you joy? Yung knowledge talaga sa financing. Kasi I know it'll help me sa business ko, sa personal goals ko in the future. If I stay in this company in 3 to 4 years time, siguro before ako mag-30, ang dami ko ng info na nalaman. And that will help me in my personal goals. Kasi gusto ko talaga maging entrepreneur. It's just that hindi ko pa siya kaya. Hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong pa. Dahil wala naman akong mayamang pamilya na magbaback up sa akin kapag nadapa ako or sasagot ng mga bills ko. Kung sakaling mawalan ako ng trabaho, so I need more time. Really. Yon. Okay, next. What is something about your work that you find stressful? Mga toxic na katrabaho, syempre. Hindi mawawala yung mga toxic na katrabaho na yan. So, ako, gusto kasi nilang ikaw na mahirapan or yun nga, ini-inflict nila yung pain na nararamdaman nila sa'yo. So, in those cases, hayaan mo sila. Deadmahin mo sila. I-ignore mo sila. Kasi, mga pangit ka bonding yung mga ganyan tao. So, hayaan mo sila. Stressful talaga ang work itself eh. Pero, focus on your personal goals. Kasi, kung magre-revolve around your work lang yung buhay mo, kawawa ka naman. So, look at your personal goals din para may pang-compensate sa stress na nararanasan mo sa work. Next, how passionate do you feel about your work? Sobra. Kasi nga, ito yung field na gusto ko. Ito rin yung business line na gusto ko in the future. So, talagang, if there's an opportunity to be exposed in the field, gagawin ko kahit gaano kahirap, kahit masigawan ako and all, titiisin ko kasi I need that in the future. Para rin yun sa sarili ko, sa gusto kong i-build na business. So, yun! Hala, grabe naman yung pang 6 na question. Ang hirap! What do you want to be doing in 5 years or 10? In 5 years, sana naka-resign na ako sa corp. Sana in 5 years, completely, wala na ako sa corp. At i-make sure kong gawin yon. That's why I'm doing this platform. What if dumami pa kayo na nanonood? E di, baka yung kinikita ko dito, pwede na yung pangpunan doon sa monthly bills ko. And then I can focus on the things that I want sa pagnenegosyo. Dahil I wanna be an entrepreneur. Yun talaga yung gusto ko. So, sana in 5 years, 30 years old na ako noon or 31 years old, sana wala na ako sa corporate world. Sana tapos na yung pagiging worker ko, employee ko. Sana ganun. Sana talaga. And in 10 years, sana successful na yung business ko noon. Siguro sana may anak na ako noon or family, ganyan. Yun, in 10 years, sana mangyari siya. Kasi by that time naman, 35 to 40 na ako. Nasa ganung range na ako noon if ever. Sana ganun na siya. Sana tumatakbo na yung negosyo ko. Operational na siya and legit na may mga clients na or operational na siya consistently. So yon, I hope you guys enjoy this video. I made this video to the people who actually subscribed and supported me all the way. 26 questions para at least makilala niyo ako dahil wala naman ako naging formal na ganito. Puro lang ako kuda at upload. Yun, happy 26th birthday to me and salamat at sana dumami pa. Hashtag road to 10K tayo. Thank you for watching. Bye!